Hi guys, today i-share ko sa inyo yung December 2022 perfume favorites ko. Mag-start muna tayo sa lighter scents. And meron ako ditong dalawang Jo Malone. And mag-start muna tayo sa Red Roses. Ito, lagi ko itong inaamoy sa store. I don't end up buying it parang before. Ngayon lang ako nagkaroon nito kasi sabi ko, ihuhuli ko na siya kasi roses, alam nyo na, parang boring. Baka mangamoy akong parang rosas na rosas. Alam nyo yung ibig ko sabihin kasi madalas yung mga rose, may pagkaamoy, mature siya. But this one, lalo ngayong December, pag malamig yung weather, ang bango niya, guys. Of course, amoy rose siya. Pero, para siyang combination ng, hindi ko natitingnan yung notes, guys, ha? Red rose. Parang damask rose nga yung iniisip ko. And then, green na rose. So, meron something crisp and green and fresh. Hindi siya yung mature na rose. To me, hindi siya yung boring na rose pagka ganitong malamig na weather. Ang bango niya, guys, na parang amoy pati yung stem ng rose, pati yung dahon ng rose. And may naaamoy ako sa kanyang something citrus din to make it fresh. May pagka parang almost pinkish ng konti yung bote. Hindi masyadong halata eh. Pag titignan mo parang clear lang. But actually pag malapit sa ilaw, may hint siya ng pagka rosy, sabihin na natin. Kung inaamoy nyo to sa store and nagdadalawang isip kayo kasi rose, parang ang boring, try it sa skin ninyo nitong malamig na weather. November, December. Actually hanggang sabihin na natin first week ng April. To me, ang fresh, ang youthful na rose. Ang ganda niya, guys, na bibili ako ng backup bottle nito kasi ang bango-bango niya, guys. Next naman na Jo Malone is actually limited edition to pero lumabas to ulit netong December lang. Check niyo yung stores kung makakakuha pa kayo ng stock kasi sometimes pag limited edition konti lang yung pumapasok dito. And this is the Midnight Musk and Amber. Itong bottle ko, I don't remember na kung kailan to lumabas yung ganitong design kasi iba na naman yung design ng bote ngayon. Ang soft nito pero at the same time malakas. Ang elegant ng amoy nito. Sweet, gusto kong sabihin powdery. Meron tong dating na parang ang classic, very elegant, but at the same time, ang youthful. Nakikita ko maganda siyang signature scent. And maganda siyang signature scent kasi wala kayong magiging kaamoy masyado because limited edition siya. So, mag-hoard na kayo ng bottle kung gusto niyo siyang gamitin as parang signature na scent. Ang classy and classic ng dating ng amoy nito. Hermes Un Jardin Sur Lenil. Ang green na ang fresh. May pagka almost aquatic din yung dating niya. This is very uplifting. Maganda rin to sa lalaki. Ito yung amoy green mango. Alam niyo yung hindi yung Indian mango. Yung malalaking mango. Yung amoy nung parang may pagka medicinal yung balat niya. Yes, naaamoy ko sa kanya. Pero at the same time, ang ganda niya, guys. Very fresh. Easy to wear. Yung mga tipong ayaw mong isipin yung gagamitin mong pabango. Easy reach. Kasi very fresh. And even sa weather natin now na medyo malamig, okay siya, guys. Scent Smith 107 Coriander Bourbon. Papunta na tayo sa medyo malakas, guys, no? Palakas ng palakas. Nung ginamit ko to, meron akong naayusan na client. Meron din akong pinuntahang event that day. And napapansin yung pabango ko. So I guess, well complimented sa akin tong Coriander Bourbon. May pagkaamoy, kakaiba siya. Sa iba, you might find it odd. Pero, guys, itry ninyo. Naamoy ko sa kanya yung, I don't know kung may patchouli to, guys. Hindi ko nababasahin yung notes. Pero meron siyang ganung dating. Meron din siyang amoy. Parang may pagka Coca-Cola, yung sparkliness ng Coca-Cola. Isa rin to na, hindi naman siya super light na light. Kasi naaamoy ako ng tao. And at the same time, ang elegant ng amoy nito. So, dito sa lalagyan na to, originally, ang laman nito is parang decant sample ng Bulgari na Petit Emamans. Pero what I did is hinaluan ko siya nung soft na pabango. I just made a review. Ililink ko dito nung perfume na yon. Hinaluan ko nito. Mas marami pa rin yung Bulgari na Petit Emamans. Konti lang yung inad ko na soft na perfume para lang medyo mas kumapit siya. By doing so, ang tamis niya, lumakas siya. Nabawasan yung parang tumi yung nakakakos ng sakit ng ulo if you use the soft perfume. Meron siya kasing ganung dating sa
ibang tao. Even to me, actually, pagka na-overspray ko siya. And gusto ko yung combination niya. Actually, I bought itong concentrated perfume ng Soft. Mention ko na rin. Sobrang lakas niya, guys. It's not for me. Sabi nila, mas labas yung citrus nito. And yes, but I thought mag-i-stay yung citrus na notes kasi gusto ko yung halo nung pagka-citrus and sweet ng Soft, nitong Soft na perfume. But even itong concentrated na perfume, hindi rin nag-stay yung parang citrus na part niya. So, naging super sweet niya na parang mas gusto ko yung pink sugar compared dito sa my concentrated perfume ng Soft. But, yung EDP niya na version, mas kaya ko yon, mas gusto ko yon. Pero, nung pinaghalo ko siya, or hinalo ko na siya dito sa Bulgari Petite A Mamans, mas gusto ko. I think yung ratio ko nito is 5 spray ng Petite Emmamans and then isang spray ng Soft. Or if you find it really strong, gawin yung 8 sprays ng Petite Emmamans and then isang spray ng Soft. So, kayo na bahalang magtimpla kung ano yung gusto niyo if you want to try mixing those two perfumes. Gutal Paris na Rose Pompon, and what I'm holding now is the Eau de Toilette. Eto, kahit Eau de Toilette siya, malakas siya. Even ngayong medyo malamig yung weather. Isa rin to na rose na perfume, pero medyo mas matured naman siya ng konti. Medyo malayo yung maturity niya kay Jo Malone na Red Roses. As in, ang youthful ni Red Roses from Jo Malone. Eto medyo naging ate ng konti. Mas mature siya ng konti. Pero this one, college pataas pwedeng gumamit nito. Whereas yung Jo Malone na Red Roses, even high school, I think could use it kasi ganun siya ka-fresh. Yes, kung hindi nyo pa siya naaamoy, ganun ka-fresh si Red Roses, at least sa malamig na weather. Eto, ang Soft na rose, sabihin na natin para siyang, alam niyo yung mga rose na mist, yung mga facial mist na rose na scented, ganun siya. Pero this one, syempre, dahil alam niyo naman, Gutal Paris, classier yung pagkakatimpla. Eto yung tipo ng pabango na ano eh, hindi siya yung loud na klase ng pabango, although malakas siya ha, pero hindi siya yung masakit sa ilong, nakakakos ng sakit ng ulo. Mabango ka, medyo sophisticated yung dating, pero at the same time, may pagka-fun pero demure ka pa rin. Ganun yung dating nitong Rose Pompon Eau de Toilette. Feminine, well put together, good for everyday. Ang bango nito, guys. Etong next na dalawang pabango, magkaamoy to na hindi. Okay? So, unahin ko muna itong sabi nila, kaamoy. And this is the Brazilian Crush Chai Rosa 68. Nung lumabas to, ang daming nagre-request sa akin na i-try until may nagpadala sa akin ng sample. Another Baccarat Rouge 540 na kaamoy. So, parang, hindi ko pinansin. I don't know why I ended up ordering a full bottle of this. And then, nung ginamit ko na siya, oh my goodness, alam naman siguro ninyo, I appreciate yung pagkakatimpla ni Baccarat Rouge 540. I like it, but it's too much for me. Pag gusto ko siyang gamitin, or pag gagamitin ko siya, 1-2 sprays lang ako, okay lang siya. Side story, this December, actually, kasama dapat dito sa list, si Baccarat Rouge, even nitong January. Pero, tignan natin, kasi sabi ko, pang malamig na weather siya eh. Nung day na yon, nagbago yung isip ko. I don't remember na kung ano yung ginamit ko. Pero, hindi ko na nagamit si Baccarat Rouge 540. Paglabas ko, I went to Greenbelt. So, ang dami ng tao sa Greenbelt. Ang una kong naamoy na malakas na pabango is Baccarat Rouge 540. So, I told myself, buti na lang hindi ko siya ginamit that day. Kung hindi, magkakaamoy lang kami ng mga tao. That's the thing with Baccarat Rouge 540. Una sa lahat, sobrang sikat na niya. Ang dami gumagamit sa kanya. And, ang dami na rin klase ng parang copies ng Baccarat Rouge 540. May lumabas na naman na parang, I think, Middle Eastern brand na kaamoy daw, and sobrang kaamoy na kaamoy ni Baccarat Rouge 540. So, going back to Chai Rosa 68, this one, yes, sa unang amoy, kung hindi maselan yung ilong mo, Baccarat Rouge 540. May ganun siyang dating. But, the more na nasa skin mo siya, parang mas strawberry to, mas ma-fruity. Yes, it's sweet, like the Baccarat Rouge 540, but I like the airiness. So, mas kaya ko tong ipaligo sa sarili ko. And, meron siyang dating na parang strawberry yogurt yung sweetness niya. Ang bango nito, guys. Ito, gusto ko yung ganitong tamis. Na to me, mas malapit siya dito sa susunod na imi-mention ko na pabango. But, of course, this is like parang the airier, lighter version. So, yung next na imi-mention ko na pabango, this is the Burberry Her na Eau de Parfum. Ito, siguro kung sa all-time favorite, kasama to eh. Laging pag ginagamit ko siya, well,
complimented to sa akin. And may something sa kanya na nahahappy ako. Even though it's sweet, di siya parang kagaya ni Baccarat Rouge 540 na sabihin na natin kasi may pagka-smoky sweet yun eh. This one is parang happy, girly sweet. May pagka-amoy Barbie doll, sabihin na natin. Alam niyo yung mga rubber na sandals or Barbie doll. Pero I really like it. I feel very feminine pag gamit ko to. So going back, dito sa 68, to me, mas malapit si 68 dito kay Burberry Her o Di Parfa compared kay Baccarat Rouge 540. And also, merong nilabas si Burberry Her na I'm not sure kung elixir, parang syempre mas stronger, mas sweeter siya. Wala ako nung bottle na yon. Hindi ko pa yun naaamoy. Pero sabi sa review, may pagkadating strawberry, yogurt, yung dating nun. Na to me, sa description, parang mas closer naman yon dito kay Cherosa 68. As of the moment kasi, ang meron lang ako is itong Burberry Her na Eau de Parfum. So to me, kung ano yung meron ako, ito yung close. But reading yung mga reviews and comments and description nung Burberry Her na I think that was elixir yata, mas closer. Kaamoy siya ni Burberry Her to me. Pero this is airier and maganda siyang ipaligo sa katawan. This is parang more fruity sweet. Actually, ngayon ko lang na-realize na ang dami kong roses last December na pabango na ginamit. So, next naman is itong Tom Ford na Rose Prick. Gusto ko itong pabango na to. I like this perfume pero mas gusto ko itong all-over body spray kasi I find the Eau de Parfum too strong. Whereas this one, parang control-control lang. And amoy na amoy ka na. Itong body spray, kung hindi ninyo afford yung Eau de Parfum, okay na to guys. Sa lakas ba naman nito ng amoy nitong rose prick? This is powdery rose. And may pagka parang dark yung dating niya. This is sexy. Sabi ko nga sa inyo, panoorin ninyo yung review ko nito. Meron akong naamoy na gumamit nito and iba yung dating sa kanya. Parang medyo mas sparkly na rose, na floral, ganun. Sa akin, sa skin ko, ano siya eh, may pagka dark, heavy, powdery na in some way ang sexy niya. And even all over body spray siya. Yung dating niya sa akin, ginamit ko nga to ng daytime eh. Pero malamig naman kasi ngayon. Pero mas ginagamit ko to ng weekend day, panggabi, ganon. Kasi ganon ka-heavy yung amoy nito sa akin. Pero ang ganda nito guys. This is good for, I think college pataas, okay siya. Kung gusto niyo siyang gamitin signature scent, pwede. Pero parang sobrang ganda niya kasi na parang pang special occasion siya. Weekend date yung mga ganyan, kahit na itong all over body spray lang yung meron kayo. Hindi ko to masyadong nakikitang nire-review. Parang actually nilalabas ko lang siya pagka mga burst season or basta yung malamig na weather because may pagkadating Christmas yung dating kasi niya. And this is the Gucci Guilty Absolute Perfume. Ang bango. Ang bango-bango nito. I'm not sure kung ano ba. Something berry? I'm not sure kung blackberry ba yung nandito. Pero ang sexy nito. Na even though poor fam, pambabae siya. Ang bango nito sa lalaki. I think meron din tong version na panglalaki. Pero etong pambabae, maganda rin to sa lalaki. This is dark and sexy. Na fruity. Na sweet. Pero may pagka-woody din siya. In some way, may pagka-Christmasy yung dating niya. But this is really sexy. I really like it. Every time na naaamoy ko siya. And pag tinitignan ko yung bottle. To me, ang naiisip ko, naka-black na suit, babae man or lalaki, or black na dress. Friendly naman yung dating niya. Alam nyo yon. I-try nyo to guys. So, this is a nice, sexy, fruity, woody na perfume. And wala kayong magiging kaamoy nito masyado because walang masyadong nakakaalam nitong scent na to. Hindi ko siya masyadong nakikita na mini-mention. Pero i-try nyo guys. Sobrang nice nito. So, alin dito sa list yung favorite din ninyo? Mag-comment nga kayo below guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!